Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan dito ang tungkol dito sa 1 piso na Philippine old coin na meron pong taong 1986 kung saan ay binibenta po ito ng isang online seller sa isang online store. At yan ang aalamin po natin dito ay magkano naman kaya ang kanyang presyuhan or benta sa halaga nito. Ayan, nakita po natin dito. Ayan, medyo hindi po maganda yung kanyang kondisyon. Ayan, may mga tama po siya rito. Malalalim na mga gasgas at may UP pa siya sa banda rito. Ayan, lalong-lalo na dito. Ayan, hindi po natin alam kung anong nangyari dyan. Pero, ayan, mukhang malubha po yung kanyang damage dito. Ayan, ito po yung kanyang kabaliktaran ay medyo maayos naman po yung kanyang nasa likod na ito. Pero may mga malalalim na rin na maliliit na mga gasgas. Ayan, nakikita po natin dito yung 1 piso at ang tamaraw na hayop. Ayan, at ito ay mukhang tumatakbo. Ayan, para malaman po natin yung karagdagang detalye tungkol sa 1 piso coin na ito na 1986 ay check po natin kay Numista. Meron po itong dalawang klase, large type at saka small type. Yung ito, yung kay seller natin dito ay yung large type po ito. Yan, 19 yung ating halimbawa rito kay Numista ay meron pong taong 1984. Kaya yan, ang ganda po ng sample rito ni Numista. Ayan, ganyan po siya. Dapat ganito yung kondisyon ng mga tinatago nating mga barya. Ito po yung kanyang overside o harapan na bahagi kung saan ay nakikita po natin dito yung nakaukit na mukha ni Dr. Jose Rizal. Siya po si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado. Ayan, maliban dito ay mababasa natin ang Republika ng Pilipinas taong 1984 at syempre yung kanyang pangalan na Jose Rizal. Ito naman po yung reverse side niya ay nakikita natin dito ang isang tamaraw, isang Bubulus Mendurensis or Anoa Mendurensis. At ito po ay tumatakbo papunta rito sa ating bandang kanan. Mukhang may hinahabol siya or maaring may naghahabol sa kanya. Maliban po rito ay mababasa na rin natin dito yung kanyang face value na 1 piso. Yan ang Anoa Mendurensis, ang kanyang scientific name. Yan. Meron po siyang mint na BSP. Yan, minted po siya ng BSP. At yung taong 1986, yan, taong 1986 po itong binebenta ng online seller natin dito. Kaya yan, yung kanyang mintage ay nasa 19 million. Yan, nasa mga 19 million. At meron lamang po siyang 5% na frequency. Ibig pong sabihin ay mababa po talaga ang may hawak nito ngayon. Maski malaki yung kanyang mintage, pero yung may hawak po nito ngayon ay kokonti na lamang, nasa mga 5%. Yan, pero medyo marami na rin po yan. Pero ayan. Kaya medyo mahal yung presyo ng 1986. Yan, at meron din po ako niyan 1986. Kaso ayan po siya, nangitim. Yan, nasunog po kasi siya. Nahanap ko po ito sa tambakan. Ayan, na ayan kung saan ay nasunog po ito. 1986 po ito, hindi gaanong makita pero base po sa aking pagsusuri ay 1986 po ito. Kaya ayan, hindi po kasi gaanong mapansin pero ayan, dito sa larawan pero pag makikita po natin sa actual ay 1986 po 'yan. Ayan, sunog na sunog. Ayan, nangitim. Ayan, yan po yung sa akin. Ayan, hard to find po ito. Kaya, ayan, anda ka na bang malaman kung magkano ang bentahan ng online seller na ito? Binibenta po niya ito dito sa online store na si Carl Rausel. Ayan, 1986 na 1 piso coin. Ayan, huwag na nating patagalin pa. At yan po ang kanyang presyuhan dito. Binibenta po niya ang kanyang 1 piso na may taong 1986. Ayan, Philippine old coin, hard to find, sa halagang 3,000 pesos. Ayan.
well used pa yung kanyang condition. Ayan, at least inagay niya rito, well used, gamit na gamit po ito sa sirkulasyon. Yung parang nagdulot po ng pagtaas ng kanyang presyo ay yung kanyang pagiging hard to find. Kaya yung sa akin nga rito ay ganito, nangitim yung sa akin. Ayan, kaya hard to find po talaga siya. Kaya yun nga lang, yun sa kanya ay ganito po yung kanyang kondisyon. May malalalim naman po siya na mga UP rito. Kaya ayan, ito yung parang yung kanyang mataas na presyo ay ito po yung kanyang pinanghahawakang dahilan. Hard to find. Kaya ayan, considered hard to find and still in good condition. Ayan, pero okay pa naman. Ayan, okay pa naman. Pero ayan, wala na talaga. Kung mahirap na talagang maghanap ng ganito, ay ayan, bibilin po talaga ng collector yan. Ayan, 3,000 pesos. Kung meron po kayo nito, ay ibebenta po ninyo ito sa online store, kagaya ng seller natin dito sa presyong 3,000 pesos. Ayan, sulit po yan. Ayan, maski madali tayo dito sa kanyang delivery fee, pero ayan, okay naman yan basta mabenta natin dito 3,000 pesos. Ayan, kaya sa may hawak dyan sa mga 1 peso coin na 1986, ayan, benta na po ninyo yan sa mga online stores. Ayan, kagaya ni Carousel, ayan, kasi mahal na po yung mahal po pala yung halaga nito, nagkakalaga po ito ngayon ng 3,000 pesos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.